Medyo na. Kasi nag-drain lang siya, so... Okay naman, no? First year mo, diba? Ang maintenance natin, sir, first month or first 1,000 kilometers, libre siya. So, sinasuggest ko, sir, na dito kayo mag-maintenance. Kasama ko yung mga ay, hindi pa lang. Hindi pa, sir, kasama. Then, yung next month, sir, is every 6 months ka na. So, ngayon is May, June yung first month mo. December ka na ulit yung next maintenance natin. So, every 10,000 or every 6 months, whichever comes first, sir. So, pagdating ng next year, June, dito ko na lang magpagawa. Kasi para reapplication ng IGL natin, sir. Isang gabaan na lang, sir. So, ang gagawin natin ngayon, eh, sir. Check natin. Yung unit natin. Sakto ba naka-ano? Ayun, sir. Pero, ito, sir, sabi ko sa inyo, pag may gas-gas, ito siya ano, awak lang yun. Okay, ito mawala na, sir. Opo, okay, sir. Tagal na, sir. Kumbaga, inasiraan yung control. Parang may instant. Ang curing time niya, hindi pwede for us. So, hindi pwede na niya, sir. So, ito, pag-original, sir, naka-3M yan. Tapos, meron siyang clean dalawa. Subukin na lang na-apple. Ito na yung original, sir. Pag may tatak ng Honda City, sir, original. So, lahat, sir, actually, ito, nasa brochure yan ng, ano, ng modulo. Sa modulo, basta sir, pag may nakita ang dalawang ganito, inip kasi yan, nakaipit yan sa loob. Ang mga fake kasi sir, 3M lang. Ito naka-3M plus naka-3M siya. So, hindi. Ito naka-smart optimizer. 16 inches yung box natin. Tapos, naka-side. Ano tayo? Side skirt. So, from previous model natin, 2023 mo tayo. Pakito sir, iba yung open sa open talaga. Sir, yun yung sinasabi ko. Mas maganda magpa undercoat. Kasi yung may tinatawag tayo ng factory rust proof. Pero yung undercoat kasi sir, hindi pa siya covered. Hindi whole car talaga. Hindi the whole under chassis natin. Meron pa rin siya. Kumbaga yung gray na yan sir, factory rust proof rin yan. Pinakita mo gray. Pero may mga part dyan like yung, for example, yung arm niya, yung torsion beam niya, yung pinaka tubo ng exhaust natin, hindi pa siya naka rust proofing. So, kung gusto mo magpa-rust proof, iba naman huli ang lahat. Sa first 1,000 po, pwede mo ibalik dito yan. Pwede natin magpa-rust proof. Nasa around 3,000 plus naman, sir. Ano mag include sa ito? Black, sir. Pero ganyan pa. Parang rubberized, yes, sir. Ganyan, sir. Ganyan talaga. Kasi dito, sir, hindi mo pansin, eh. Tira mo. Kasi meron siyang fender liner. Ayun, sir. Ayun, ito wala talaga. Sa likod, sir, wala talaga siya. Dito lang, sir, para ano. Sir, ang pinaprotection ng doon, sir, yung engine naman, parang hindi mapasok na lang. Say, sir, naka-glossing lang, glossing lang. Okay, sir, diba? Kasi ngayon, naka-ocho pa. Yan, harness watch. Tapos, dalawang camera, isa sa APT, isa sa, dito sa reverse camera natin. Dito lang, sir. Pag-lobot na, sir, di mo rin mabubuksan. So wala siyang disusi sir, ang susi natin ang keypad natin, kunin ko lang sir. Sa keypad natin sir, pwede ko magbukas yan. Paano mo hindi talaga mo kasi mo ito lang pag nalobot yun sir, ganito. Pag nalobot kasi yan sir, since naka smart entry tayo, di ba nalapit ka lang, maa-unlock ko na. Once na malobot yung kotse, buksan mo lang ito sir. Tapos may susi yan doon sa kabilang side, doon mo na siya mabubuksan. Ang mabubuksan. Dito sir. Ah, okay. Pag-left-lap. So yan, check natin. Sir, naka-clamp tray. May kabilga rin ang clamp tray. Close natin, sir. Reserve tire natin. And jump na dito, sir. Yan. RTW.
sir to follow. Kumbaga gift ko yun sa'yo. Kasi dito sir sa ano, sa dealer, wala talaga. Sa first 1,000 sir, magbalik mo dito, sabihan mo. Lagay na natin dito sir, natin gamit mo ha. Saka mo na ayos. So yun dyan, yun dyan. Okay na sir. Ay, sige, sige. Tapos ito sir, pag may mga nakikita ang mga lim yung ganyan, markings dyan ang pagkakas. So, may mga markings din sa MG na pag nagalaw mo, mag-avoid ang warning. Ito, para mapalabig mo yung cabin once na nagpa-park ka sa mga open area. Nag-start din yung aircon niya, sir. Start na yung aircon niya, sir. So, paano pag i-stop ko, sir? Kailangan ko ba? Hindi ko na... Kailangan mo pumasok, sir. Result, pagka kunarin na gagalayan ako, yung aircon pa pag-patay ko. Hey, sir, ito actually, ginagamit natin yung remote engine start. Pag for example, sir, pauwi ka na dahil sa lakad mo. Since ka sa naka-park sa open area, medyo nahilip yung cabin space mo. Pag-aala tayo, mag-inanakot yung discord ka para lumamit yung log na coin mo. Since, kasi sir, naka-level 6 ka, di ba? Pag pinag sa init mo, sa init ka, nainit talaga. So, para may iwasan mo yung pagpasok mo dyan sa coin na sobrang init, yan, mag-remote yung discord ka tayo. Bali, yung tanong ko, sir, Pagpapatayin mo na sa sir. Kailangan yung aircon, kailangan ko mapatayin. Hindi mo na sir, kailangan patayin. Gagayin mo na sir, i-off mo lang sa. Kung gusto mo lang i-off sir yung kotse, hawakan mo na yung shift knob. For example, yan sir, di ba? Ito sir, nakalaki, di ba? So pag smart entry, hawak ka lang dyan, mag-unlock na. Para mag-lock ka, for example, nag-park yan na mag-lock ka, pindutin mo lang ito na yan. Tapos dito ko sir, lagi mag-check ng ikot. Kasi pag nag-check ka dito sir, mag-unlock siya ulit. Basta ito sir, within 1.5 meters, mag-detect niya yan, pwede na i-unlock yung port. Yung ano sir, yung range ng remote start. At sa remote engine start sir, as long as pag pinindot mo siya, umiilaw, ibig sabihin nag-detect ka, nag-detect niya sir. Pag di na umiilaw sir, ibig sabihin masyado ka na malayo sa range. Kasi sir, kahit nandun ko sa dulo, may remote engine start niya. Basta as long as pag pinindot mo siya ng lock, lalabas sir. Sige sir, ano po, gawin mo sir, tapa ka ng preno. Kung gusto mo sir na ganito, yan na diba? Sige sir, pumala. Gusto mo na mabalis. Para hindi mo na patayin yung kotse, tapa ka lang sa gasolina, sa preno. Hold mo lang sir. Tapos push mo lang yung engine start. Yan sir, sintayin mo lang siya mag-on lahat. Yan, so ngayon naka-on na yung mismo kotse, pwede mo siya mag-drive. Kasi sir, pag dumiretso ka, mag-shift lang ka, mamamatay lang yung kotse. Ah, okay sir, parang ano niya. For safety feature niya yan, yes, sir. Para ngayon, kung gusto mo lang ituloy yung pagdadrive mo, kailangan mo lang tapakan yung, kumbaga yung standard na pag-start ng kotse, gagawin mo lang. So ngayon, buksan natin ilaw, highlight natin, sir, baka pakiin sa hazard. Sir, check natin yung ilaw, baka mamaya pundido pala pag-uwi mo. Tapos pag-lights natin, okay din. Since naka-Honda safety tayo sir, meron tayo yung tawag na auto-hiding and loading. Sa auto-hiding and loading, for example, cabitex ka, may part doon na walang ilaw, naka-hiding ka. Habang tumatakbo ka sir, may nakasunod yung mga kotse.
automatically mag-loading ka para for safety ng both sides. Para hindi naman masilaw yung mga talubong mo. And then may tinatawag din tayong auto headlight. Yung auto headlight ngayon, kunyari kanina sir, maliwanag diba? Paglabas mo yan ngayon sir, automatically mag-open yung headlight mo. Wala na. Pwede ko siyang i-off yung feature mo. So, pwede mo siyang i-off yung feature mo. Kasi yung lever natin sir, pwede mo siyang i-off. Pero yung auto hindi man loading sir, by default na yun. So, diba, sir, plastic mo ha. Sa plastic mo kasi, na late notice ako doon sa naglilinis kasi every time na pag hindi mo sinabi na hindi tatanggal yung plastic. Kumbaga natanggal na nila. Wala ng plastic. Yes sir. Kung, pero may mga part na napigilan ko sila, may mga part pa rin na naka-plastic like this. Yan, no? Okay, tapos yung sa likod sir, pansinin mo yun. No? Meron pa rin plastic kasi na late na ako nang sabi sa kanila. Okay. Pero ano naman yan sir, at least nga yan, makikita mo kung may mga damage or wala. Pero okay naman siya lahat, sir. So, sir, start tayo dito sa may side na to. Power fold window natin. Pindutin ko lang, sir. Parehong nag-fold. Okay, sir. Tapos, ngayon, adjust natin. Left muna tayo, sir. Up and down. Okay. Kabila. Up and down. Okay. Sa central lock natin. Lahat ng pinto. Lahat ng pinto yan, sir. Lock natin. Window lock. Para sir, hindi. Para hindi mo mabuksan. Yan, sir. Kumbaga dito lock, sir, sa side na to. Tapos, yan, okay. Likod. So, okay na lahat, sir, no? Dito naman, sir, may kita mo dito sa may side na to is yung vehicle stability assist natin yan. Sa mga curve lines, sir, para hindi ka mag-skid or mag-oversteering or understeering, i-assist ka ng mismong kotse para pasok ka dun sa mismong curve line natin. No? So, normally, on. Maganda, sir, naka-on siya. Kasi always, sir. Yes, sir. Tapos dito naman sir sa may baba, ayan sir yung sa may gasoline natin. Sa gasoline naman sir para malaman mo kung saan pinto yung ano ko sa side yung kwasa sir. Dito sir tingin ka lang dito. Pag may arrow sir na naka left, ibig sabihin nandito yung mismo yung gasoline natin sir. Tapos dito sir yung black lang ito, yung sa hood natin sir. Check naman natin mamaya. Tapos dito sir, yeah, ito sir yung sinasabi mo. Pag paano kung ayaw ko yung auto high beam or auto headlight. Of lahat ng yes sir. Pero by default sir, every time na ipupush pagka i-start mo siya, auto headlight siya. Twist mo lang dyan sir para i-off. Yan sir, nag-on siya ulit kasi inikot ko siya ulit. Tapos dito sir yung fog lights, on-off ng fog lights. Okay. Yan yung signal. Signal light. Okay, normal intermission. Ano sir, yung goma natin tapos yung kumbaga di ba may pintura yung signal sir? Parang yung kumbaga yung sapatos sir, di ba? Yung rubber okay, lace. Tapos ngayon sir, di, pag nasa labas ka na sir, sa may medyo spalto, hindi mo na narinig yan. Ang maririnig mo lang dyan sir, yung sa preno medyo makapit pa yan. Tapos yung sir, yung audio controls natin for the safety and syempre yung comfort na pagdadrive mo, hindi mo na kailangan lumingon dito pag gusto mo mag-change ng channel or gusto mo mag-change ng volume. Dito lang yan sir. Tapos dito rin sir, makikita mo sa home, kung gusto mong patayin yung collision mitigation braking system natin sa safety support. Yung collision mitigation braking system natin yan sir yung una sir, pag medyo may palapit yan at di nararamdaman ng kotse na pumapreno ka, warning muna siya ng brake. So pag hindi ka na talaga pormeno at medyo nasa unsafe distance ka na, automatically magbrake yung kotse without pressing yung brake kanan natin, pedals natin. So maganda, tanong kung maganda bang naka-kotse or hindi. Maganda naka-on siya lagi. Yes, sir. Tapos ito, sir, yung tinatawag na road departure mitigation system. Ito naman yung, ano, yung every time na parang lane assist. So every time na
lumipat ka dyan sa ganyan, ano sir, ma-feel mo parang lumalaban mo. Yes sir. So, ang pinaka-initial kasi talaga sir, pag ano, pag lumilipo ka ng mga ganyan, sir, every time, ano, every time na mag-change din ka, dapat gumagamit ka ng signal lights. Para bigyan kanya sir ng ano, ng parang permission na mag-change ka ng lane. Kasi kung wala kang signal light sir, ibig sabihin parang feeling niya hindi ano eh, parang baka naanto ka lang or lasing ka ganyan. Bali pag nag-signal light sir, mag-aano siya? Hindi na siya disable siya. Di-disable siya, yes sir. Pag nag-signal light ka. Kasi ngayon pag pinatay mo ulit siya, balik na naman siya dun sa linya. Tapos meron tayong tinatawag na lane keeping assist. So lane keeping assist naman sir, ina-assist ka niya, makikita mo yung may line dyan na ito sir, yung dalawang yan. Makikita mo yung line kung lumalagpas ka sa lane mo or tama ka lang sa lane mo. So every time na nakifeel niya na mali-mali lagi, parang lumalagpas ka sa line, magbabibrate sir to, mag-warning siya. Vibrate na sir, hindi siya, hindi naman siya kusa. Yes sir, hindi naman siya kusa. Actually yung kusa talaga sir, yung road departure. Ito naman yung lane keeping assist naman sir, ina-assist ka niya, parang binibigyan kanya ng guidelines na mag-doon ka lang sa may gitna ng lane sir. Tapos ang isa pa natin sir, meron tayong tinatawag na ACC or Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control sir, pindutin mo lang sir ito. So, connect na rin naman sir. Lalabas yan. Pag lumabas to sir, naka-activate siya, kailangan mo lang sir mag-reach at least 40 km per hour. Pag na-meet mo ni 40 km per hour sir, pindutin mo lang yung set, bitawan na lang gasolina at preno mo. Automatically siya, may low speed siya, pag bumagal yun sa harap mo at nag-preno, automatically siya din, magpre-preno din siya, tapos magiging low speed. Three ways to cancel sir, cancel mo dito, cancel mo sa preno, tsaka sa gasolina. Kasi for example, may emergency, kailangan mo overtaken to. Para hindi ka na mag-cancel dyan sir, kahit gasolina ano na kung gusto mong mag-overtake. Paano siya, paano i-set sir yung speed? Tapos sa speed naman sir, kunwari, di ba yung pindutin mo to sir, di ba yan? Basta sir, pag nag 40 km per hour ka, pindutin mo yung set para mag-start na siya sa ACC niya. Kung anong speed yung gusto ko sir. Ngayon pag gusto mo, yes sir, kunwari, kung gusto mong 100 km per hour, abutin mo na yung 100 km per hour sir. Tsaka mo siya i-set. Or kunwari, 80 or 60. Pag gusto mo mag 100 sir, pwede mo itong pindutin para mag-adjust ka ng speed mo. Yun, yung plus and minus sir. Plus minus. Yes sir, kung gusto mong bumagal ka, pagalan mo ng minus sir, di ba? Tapos plus sir, kung gusto mo pang bilisan. Tapos yun sir, pag kinancel mo lang, tatlo lang sir ah. Cancel ka lang dyan, tsaka yan. Sabagay sir, maganda lang naman siya pang mga highway sir. Expressway, pwede din sir. Actually dito, nagamit ko din sir sa mga EDSA. Kasi di ba yung preno, sa tumatakbo, sa mga bagay. Hindi mo na kailangan na sir, para naka-relax ka lang. Pwede naman sir. Kahit 40 ka lang sir, basta ma-reach mo yung 40 sir, kahit bumagal siya ng below 10 km or 20 km, natakbo lang yan sir. Kumbaga hindi mo lang siya may start kung hindi ka naka-seatbelt number 1, tapos hindi ka umabot ng 40 km, at least 40. Tapos dito sir, yan yung makikita mo, yung mga ano natin namin yan, light. Tapos yung mga mo na sir, maganda, magpagas na rin tayo dyan mamaya sa petrol. So dito naman sir pala, sorry, start na rin natin dyan. Ito sir, every time na bubuksan mo siya, nasa likod lang siya lagi. Ito likod mo yan sir. Ngayon kung medyo naiilang ka dyan, actually okay din naman eh. Okay sir, mas maganda. Pwede lang ako sanay sir kasi sanay ako. Pwede mo naman siya patayin din. Ganito sir. Kita. Maliwanag naman siya sir. Yes, yan. Maliwanag naman sir. Tanggalin na natin ito sir. Sige sir. Patayin mo lang ganyan sir. Pwede pa. Sir, ito mo. Maliwanag naman. Ano lang sir, madilim kasi may camera man tayo sa likod. Yan, okay na sir. Eh sir, di ba? Mas okay naman siya. Pero kung gusto mo ng sobrang dilim, pag sobrang dilim sir, yan, tinan mo, sobrang liwanag yung sa likod. Paano pala pag gabi sir? Pag gabi sir, ano yan, automatic sir, nag-a-adjust din siya. Yes sir, may ano naman siya. Tapos kung gusto mo naman yung sa una, titignan mo, yan naman. Pero sir, pag lumabas yung sa ano natin, ha, sa phone natin yan, parang buong, parang 16 by, ano, kumbaga yung format niya, hindi ganitong mahaba lang sir. Paano yung recording sir? Sir, every time na magbubukas ka ng kotse, automatically mag-ano siya. Paano ko siya isi-save sir? Magsisave lang siya sir. Ngayon sir, kunwari ganito, may tinatawag tayong looping sir, yung loop. Ibig sabihin sir, pag may mga, di ba nagre-record siya, tapos napuno siya. Pag once na napuno siya, papatungan niya yung luma. Nag-override
o-override sir, mag-looping siya sir. Tapos ngayon sir, syempre kung meron kang mahalagang information na kukunin, kunin mo na yung SD card sir. Okay sir. Tapos yan, okay naman. Ayan, nalilis sa balita sir. Kasi yung isa nandito sir, tapos nakalabas yung wirings ko namin. Ito yung Honda sensor. Ito yung Honda sensor sir. May mga times sir na nag-warning to pag sobrang init. Nung nakaraan, medyo mainit, nag-off lang siya sa ano, sa lane keeping assist lang naman. Paano pong gagawin? Hayaan mo lang siya, mag-isa lang siya, mag-shutdown lang muna siya. Tapos dito sir, since meron tayong ano ito, 8 inches po, since meron tayong, tanggalin ko na rin ba ito sir? Since meron tayong tinatawag na Apple CarPlay and Auto Android sir, naka-Apple ka ba sir? Naka-Android sir, pwede mag-ano, connect na natin sir, Bluetooth lang natin. On, hanapin mo lang Honda sir. Sir, bawal maglaro dito. Alam mo, mahilig ka mag-gaming eh. Ganda ng console ni sir ng pang Nintendo eh. Parang old school na ano eh. Na... Hold na sir, sa baba. Samayan niya sir, babang baba. Napakang tulong mga kasama ko sir eh. Oo, ano natin yan sir. Yan, yan. Tapos, i-okay mo lang dyan sir lang. Preparing na siya. Baka yung sa kapitbahay natin. Ito, may ongoing ka sir. Okay. Time na ano yun sir, mag-on lang yan ganyan. So nandiyan yung Google app mo, so parang wala kang internet yata sir, hindi naka-access yung ano mo. Yung sa location mo sir, baka naka-off lang. Naka-on sir? Naka-on. Paano ko siya ma-in? Ayan, ito ko may game stock na, yan lang yung games. So ito yung mga info natin sir, yan. Ah, hindi siya, okay sir, ito yung sa unit na talaga. Galing yan o, ito ba yung ano mo sir? Hindi sir, hindi yan sir. I mean yung wallpaper mo sir. Yes sir. Yan, yung galing no, nakaano dyan. So dito sir, ang magagamit mo dyan yan, yung sa Honda, kung hahanapin mo si Honda, Google Map, Waze, Spotify, YouTube ano. Pero yung mga app lang na yan sir. Yes sir, kasi for the safety nyo sir, safety hindi tayo sir, makapaglagay dito ng mga ML, mga Netflix, mga YouTube, yes sir. Pwede sir. Tapos sir, paano ko siya ikukunin kunwari, patay ko na siya, tapos gamitin ko na siya kinabukasan. Paano siya mag-on? Basta sir, on mo lang yan. Ah, on mo lang. Nike home. Tapos dyan sir, mag-ano yan. Sir, paspasan na natin sir ha, kasi baka malupusan tayo ng gas. Sir, dito naman, sa ano natin, kung hindi ka nag-remote engine start, may max cool naman. Kung gusto mong mabilis lumapit. Auto sir, yan yung sa auto climate. Pag gusto mong yung kotse na yung bahay lang mag-adjust para sa'yo. So yan, walang adjust. Hindi po nasiset yung temperature. Tapos, kung gusto mo naman ikaw mag-set, ito lang sir. Ito sir, off lang. I-off lang natin. Ito sir, pag-right, painit. Left, malamig sir. 18 yung pinakamalamig sir. Tapos alam ko na sa 20, nasa 24, ayan 28, ayan mas mainit pa. Ayan, so yan, iinit yan sir. Diba? So syempre ayaw natin mainit sir. Ayan, 18 yan, ikaw na bahala sir kung gaano ka lamig yung gusto. Front sir, ito yung sa unahan. Defogger sir, lagi mong i-off lang kasi pag tangaling tapat, pwede makabasag yan sir yung mga sabag sa likod. Ito sir, yung sa, kung gusto mo sa unan, sa ilalim, sa may paa, sa may front, iikot mo lang sir. Sige, testing na natin sir. Oh, mamaya hindi gumagana, di ba? Okay naman. Ito sir, yan, paa lang. Paa, tsaka itong ibabaw sir. Ah, ito pala yun. Yan, di ba? Okay na. Sir, tapos ito, air circulator natin. Sa air circulator naman sir, ano naman yan? Tawag dito, yan yung maamoy mo yung labas.
So downside lang dyan, sir, every time syempre nakabukas yan, naamoy mo yung labas, pati yung pagpasok ng usok, pagpasok ng alikabok, nafi-filter ng cabin filter mo. So nangyayari dyan, sir, yung lifespan ng cabin filter mo, mas mabilis siyang magbara. So pag nagbara siya, mafi-fill mo dito, ang hina na ng hangin. Gano'ng katagal mo normalize ko? Sir, at least mga ano, sir, mga 1 year yan, sir, sasabihan ka na kung ma-feel mo naman, sir, pag parang number 3, yung number 3 mo na ganito, sir, parang number 1, parang ganyan. So, ibig sabihin yan, parang maingay siya, pero walang hangin na lumalabas, parado na yun, sir. Pero every year, sir, alam ko, pinapalitan niya. Mura lang naman din yun, sir. Ah, sir, tanong, sir, di ba may remote start tayo, sir? Yes, sir. Kunwari, paparada na ako, sir. Okay. Bago kasi sa ibang saya kasi bago patayin yung makina, papatay ko yung hina. Okay, lahat. Yes, sir. Actually, ito naman, sir, since medyo nasa modern na lang na tayo ngayon, hindi mo na kailangan na yun, sir. Kung gusto mo patayin, patayin mo yan. Hindi na kailangan patayin nila. Yes, sir, hindi mo na kailangan patayin. Automatically, sir, sir, sa shutdown. Pero kung okay naman yung habit na yun, sir, patayin mo to, patayin mo yung ilaw, wala namang problema. Okay na to, pwede. Yes, sir. Tapos ito, sir, keep up mo, dalawa. Tapos sir, econ button natin, sir. 1 kilometer per liter po ang magtitipid mo pag laging ginagamit mo yan. Tapos, kinokontrol niya, sir, drive-by-wire sa may gasolina natin. Tapos yung sa aircon natin, ihina yan, sir, every time na bumusan mo. Okay mo, sir? Same pa rin naman yung pan. Same shot, diba? Pero, pansin mo, sir, parang may hinat sumalakas. Ano ba yung mangyayari sa boat, sir? Pati sa takbo mo, sir, kukontrolin niya. Hindi naman bitin, hindi naman in a way na parang mabibitin ka. Parang ano lang siya, sir? Parang sa kanya lang, kumbaga medyo may ano na siya, may babawas na siya sa takbo, pero hindi mo naman feel. Katulad ng aircon, sir, pag binubuksan mo yung ano, hindi mo naman ma-feel eh. Pero meron sa kanya nangyayari na ganun, sir. Ito, sir, hindi lahat ng units namin may ganito. Sa BRB Brio, wala pang ganyan. Maganda siya sa traffic, sir. Traffic, yes, sir. Pag sa mga, ano, sir, kung gusto mo naman, kunwari, more on highway driving, kahit patay mo lang, sir. Tapos yan, reverse camera mo, sir. Reverse camera natin, may wide tayo, normal mode, tapos top view. Ito po yung, ano yun, yung nakatawag nito. Hindi, sir, yung bumper mo. Yan. Neutral, drive. May pinipindot kayo, sir, or drive? Wala, sir. Pag galing ka sa park, sir, kailangan mong pumindot. Pag lumagpas ka neutral to reverse to park, kailangan mong pumindot, sir. Pero ito, sir, pagka nandito ka na sa neutral and drive, kahit atas sa bank, hindi mo na, sir, kahit mo na. So ito, neutral, drive, sa normal driving, sir, gusto mo na matipid, di ka lang. Gusto mo na medyo aggressive, gusto mo mag-paddle shifter, kasi pwede ka mag-manual transmission dito, mag-yes mode tayo. Tapos, advisable, sir, pag tuwing nagda-downhill tayo, uphill, sir, mag-yes mode ka. Lagi kang neutral, tas handbrake, tas bitaw, sir, ng preno. Tsaka mo siya i-push ng park para walang tension, sir, sa ano. Kaya nagkakaroon, sir, ng mga shift lock or ano, parang matigas pag yun nililipat mo. Kasi minsan, may galaw yan eh. Yung galaw na yun, sir, kumbaga may naglalock dun sa may gear mo. Mas maganda, sir, neutral, handbrake, tapos tsaka mo i-park. Tapos to, center armrest natin. Dito, sir, sa likod, meron ko rin aircon, tapos meron ko rin charger. Yung mga manual, sir, nasa likod. Tapos, sir, yan, na-block lahat. Tapos may curtain airbags ka, sir, dual airbags, tapos meron kang side airbags pareho. Okay. So hindi pwedeng lagyan ng cover, sir, bawal lagyan ng jersey, parang jeep. Yeah. Kasi may ibang gusto pa ninyo lagyan ng cover eh. Yes, so ito, sir, kasi for safety mo na rin, kasi baka lumihis yung side airbags. Tapos ito, sir, pwede kang mag-adjust ng height dito. Ito, sir, telescopic and tilt dito, sir. Ito, sir, bababa mo lang, sir. Baba mo lang, up and down. So up and down and telescopic. Tapos yung, pwede sir, may dyan, sir, hindi mo ma-adjust dyan. Dito ka lang, makakapag-adjust ng height kasi para sa nagda-drive na. Paano yung siya binabot? Di ba, sir, pag ano, ipapump siya? Meron siya dito, sir, mahabang lever. Pag gusto mo pataas, paakyat. Pagpababa. Pagpababa, bababa mo lang, sir. Ganun lang. Yes, sir. Yan, sir, picture na tayo. Baka may question ka pa, sir. Ano, sa ano lang siguro, sir, yung question? Sa chat na lang? Sige, sir, pero normally yan lang naman yung ano mo, sir. Sa app, basta, sir, ganito. Sa
Honda Sensing kasi, ang na-off mo lang yung pollution mitigation braking system tsaka yung road departure, which is nandito sa my home. Tapos, ayan sir, ito may bilog na yan ng kotse. Yan. Ito sir, ini-scroll-scroll lang yan, up and down. So, yan. Yan, ito. Pero ako, ina-advise ko sir, na huwag lang patayin. Yes, sir. Ngayon sir, ito ang magiging adjustment sa inyo. Itong 40 km per hour mode, pindutin mo yan. Tsaka mo isa-set. Tsaka ngayon sir, yung road test natin eh. Doon pwede kong ituro sa'yo. Tapos meron tayong tinatawag na lead departure, sir. Sa lead departure, for example, nasa traffic tayo, yun yung tumutunog pag nag-move yung vehicle sa harap mo. Parang nag-notify siya na, sir, nag-move na yung harap. Para hindi magalit yun sa likod mo. Hindi siya pagpusina or something. Wala siyang ano, sir, yung blind spot monitoring. Wala. Blind spot monitoring? Hindi, sir. Hindi, sir. Hindi, sir. Wala, sir. Wala. Sa mga, ano, sir, Honda Civic lang yan. Yung lane watch, sir. Lane watch po. Yun yung mga ano natin. Tapos sige sir, drive natin. Pwede ko naman kay sir mag-tutor pa ng konti para baka may mga question ka while driving. Gawin natin sir. Ikot lang tayo saglit. Kailangan mo lang sir mag-reach ng 40 to 50 km per hour para sir mag-reset lang siya. Kasi nireset muna namin. Sir, patayin ko muna. Tapos picture tayo. Okay sir. Tapos check natin sir yung engine sir. Baka mamaya 1.3 lang pala to. So sa maintenance sir, tandaan mo every first 1,000 tayo or first month. So first month lang sir, or 1,000, wala ka talaga sir. Minsan sir, kunwari, wala ka pang first, wala ka pang 1 month, naka 1,000 ka na kailangan mo na ipasok. Next mo sir is every 6 months or every 10,000, which every counts first. Ibig sabihin, wala ka pang 6 months, naka 10,000 ka, kailangan mo na ipasok. Wala ka pang 10,000, pero naka 6 months ka na, pasok mo na. The rest sir, ganun na, 6 months or 10,000. Pero since hindi, sa paggamit nyo ng kotse sir, mukhang hindi naman kayo tumataas talaga. Talagang isipin mo dyan every 6 months. Tapos sir, dito, check mo ito sa module natin ng ABS. Sa washer natin, pag wala nang lumalabas dito sir. Dito sir, check mo lang yung sa, ano natin, sa udang natin sir. Sa ngayon, wala ka pa naman papalutan. Normal na tubig. Yes sir, normal na tubig. Tapos minsan sir, may nabibili yung solution eh, para mas maganda dun sa pag-spray natin. Sa battery naman natin sir, 1 year lang yung warranty natin. Tapos, computer box natin, sa mga preno, inaw natin sir, fuse box at dyan. Tapos sa preno natin sir, pag naubusan yun, makawala ka ng preno. Kaya, every time na natin sir, double check mo lang yun. At dyan yung minimum, tapos maximum. Ito yung may min. Yung sa may pinakababa ko sir. Ah, yun. May min, yan. Dito rin sir, sa may side of course. Yung transmission oil niya sir. Transmission oil niya sir, hindi naman siya check. Kulad sir, hindi basta-basta yung kulad natin. May mga requirement yan. Mura lang naman yung dito. Siguro sa around 200 to 300 pesos lang yan sir. Tapos yan sir, huwag mong bubuksan dito sir. Dito lang natin. Sana-sana ba? Ito yung aspola sir. Yes sir. Tapos sa insurance naman natin. Sa insurance sir, ang nag-handle sa atin or may coverage tayo kay DPS sir. Kaninang pinirma natin yung finish code sir. Tapos bigyan na lang ito sir ng another copy. Send ko sa inyo sa ano. Pati yung mga pinirmahan mo, pwede kong picture sir, set ko sa inyo sa email na lang. Sir, tapos ito, with insulator sir, para hindi mas mainit. Tsaka yung balik sir, para hindi mas mainit yan. Tapos yung ingay ba, hindi siya masyadong yung vibration yung magdobot. Tapos LED lahat yan sir. So, ingat-ingat yan lang sir, huwag ka masyadong mag-DIY muna. Yan sir, may mga sticker kasi yan. Tapos dito sir, sinasabi kasi ano, kung dito rin yan, di pa nagagalaw.
Pag nagalaw mo yan, mawawala na yung